What's up mga bae? For today's video, bakit Mio Aerox version 2 ang bibilhin mong motor? Usapang specs and features, let's go! There are two versions po ng Mio Aerox, isang standard version and also the Mio Aerox S version. So compare natin yung difference nila mga bae. For the available colors po, sa Mio Aerox standard version, meron tayong race blue, Cyan Storm, Matte Gray, Yamaha Black. While sa Mio Aerox S naman is Matte Black and Premium White. And to start po, for both versions, ito yung harapan nila mga bae. Very aggressive looking or sporty looking po. With a fully split LED headlights, so hindi siya nakakasilaw pag nakakasalubong sa kalsada. And then dito sa may bandang baba, yung kanilang front signal lights, which is steel bulb type pa po. Sa likod naman, may sariling design din siya mga bae. Very minimalistic po. Ito po yung kanyang taillight na steel LED pa rin. While the rear signal light naman mga bae is nakaseparate siya and very sporty looking po. Although downside lang nito is if natumba, may chance siya na mabalik. For the braking system naman po, isa ito sa difference ng dalawang versions. Sa standard version po, naka-standard or normal braking system lang siya. While sa Mio Aerox S is naka-ABS version na or anti-lock braking system. So isa ito sa very important na safety feature na dapat meron sa isang motor. And sa Mio Aerox S, meron siyang single channel ABS or nasa front lang yung kanyang anti-lock braking system. Which ang function mga bae, once na pa full brake po or yung sa mga sudden brakes, piniprevent niya na mag-lock yung wheels para smooth pa rin natitigil yung ating motor. So less tendency na po sa mga diskrasya. For brake types naman po, same lang for both versions. Sa front is naka-single hydraulic disc, so makapit na siya mga bae. While sa likod naman is naka-drum brakes pa. For the suspensions naman, sa front is naka-telescopic fork. And ang kagandahan mga bae is meron siyang cover dito. Just in case napadaan tayo sa medyo mabato na lugar, may protection tayo sa matatapon ng mga bato. And hindi na agad-agad madadamage yung ating shock. While sa rear naman is naka dual shock unit swing. And medyo tinaas nila yung mounting angle ng rear suspension compared to the previous version para mas komportable na po yung ating OBR. Sa tires naman tayo mga bae, for tire sizes, sa front is naka 110x80x14, while sa rear tire naman is 140x70x14. So both tires po are wider from the previous version and also tubeless tires pa rin siya. Let's go for the fuel system naman po. Fuel system ng Mio Aerox is fuel injected na. So matipid na siya sa gasolina. And as you can see, nasa harapan na siya mga bae. So di ka na kailangan tumayo if magpagas ka. Samahan mo na ng improved fuel tank capacity na 5.5 liters. So nasa average side na siya mga bae. With an average fuel consumption na according to Yamaha is naglalaro around 48.6 kilometers per liter. So medyo matipid talaga siya mga bae, so very important po especially sa panahon ngayon na medyo mahal na talaga yung gasolina. Pero yung fuel consumption naman niya mga bae, it still may vary, depende pa rin sa ating throttle habit. Sa upuan naman tayo mga bae, mas in-improve nila yung design, mas sporty looking na siya ngayon. And sa loob mga bae, yung seat storage capacity is 24.5 liters na, which may mga full face helmets na kakasya pa po, pero depende pa rin sa design. Ito naman po yung grab bar para sa ating mga OBR. Seating height mga bae is 790 mm, so medyo mataas siya mga bae. Not so Pinoy friendly po, pero still abot pa rin ng mga around 5'2 to 5'4 na height. While yung ground clearance naman is 145 mm, so medyo nasa above average side siya. So very useful po, especially sa mga medyo rough roads or sa mga malalaking humps ng Pinas. So di na basta-basta tatama yung ating makina. Sa pockets naman po, on the left side, meron siyang 12 volts na power outlet which pwede natin lagyan ng USB charging port to charge our gadgets. While on the right po is there's no pockets na, and kita natin yung keyless system which is available lang sa S version. For the standard version, naka regular na disuse lang.
Meron din siyang park brake lock, mga bay, which is very useful po, especially sa mga medyo pataas or pababa na lugar. At least in this way, mas kampante tayo if nakapark tayo sa mga ganitong lugar. For switches naman, on the left side, nandito yung high and low beam switch, left and right turn switch, and horn. While on the left side po, sa S version, meron tayong stop and start system switch na wala sa standard version. Pero both version po, may hazard and then push start. For the panel gauge, mga bay, mas in-enhance nila yung digital panel gauge. And nandito na yung lahat na informations na kailangan natin, like fuel gauge, speedometer, odometer, meron din siyang time, nandito rin yung RPM, and also once start, mga bay, nandito yung mga left and right turn signals, ABS, key sensor, and sa baba, merong temperature check, engine check, and stop and start system indicator. And once i-click natin yung switch, mga bay, lalabas yung mga trip meters, average fuel consumption, oil change indicator, V-belt indicator, and yung very important po na battery indicator, since wala na siyang kickstart, mga bay, in this way, mamonitor na natin yung status ng ating battery. The features naman tayo, mga bay, first po is yung stop and start system, which is only available po sa S version. The ones naka-engage yung switch while bumabiyahe tayo and napahinto sa stoplight or kahit na sa gilid, within 3 to 5 seconds is kusang mamamatay yung ating makina for better fuel efficiency, and twist lang natin yung throttle, under na siya ulit. So di mo na siya kailangang i-start. Available naman for both versions is yung kanyang side stand kill switch. So safety feature siya, mga bay, na once naka-extend po is di under yung makina, or if naka-under is mamamatay siya for safety purposes. For the starting system naman, meron siyang SMG or smart motor generator. So once i-start po, there's no ignition sound na. So mas magaan na siya sa makina and mas matipid sa battery. Next feature po is yung VVA or variable valve actuation. And function niya, mga bay, it gives more torque at low speed and more power at high speed. Yung Aerox 155, mga bay, meron din siyang Y-Connect ng Yamaha. So dito magsisync yung mismong motor mo sa Y-Connect app. So pag gagamitin mo yung app, mga bay, makikita mo yung mga riding logs. May option din siyang malaman yung last park location. Meron din siyang oil change indicator sa mismong app. And also if may messages ka or calls, magre-reflect siya sa mismong panel gauge. And last, mga bay, meron siyang Blue Core technology ng Yamaha, which it gives out more power pero less yung fuel consumption niya, or better fuel efficiency. So makina naman tayo, mga bay, engine displacement is 155cc, and engine type na single cylinder, single overhead cam, 4 strokes and 4 valves. This gives out 15.1 horsepower at 8,000 RPM, while yung maximum torque niya naman is 13.8 newtons meter at 6,500 RPM. For the cooling system naman po, naka-liquid cooled na siya, mga bay. So less tendency na po sa mga overheat, di ka na mangamba sa mga malalayong biyahe. And last, mga bay, for the price, sa standard version ng NIO Aerox, SRP is 124,000, while yung NIO Aerox S version naman with the ABS is 145,000 SRP. So para sa inyo, mga bay, sulit ba ang NIO Aerox 155 version 2 mapa-standard version or S version? Comment down below. That's all, mga bay. Please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para ma-updated ka sa ating new videos.